Okay mga kabordi, ating pong pag-uusapan ang bagong update ng Pedler. So pakita ko sa inyo kung ano yung mga nadagdag at mga features na naidagdag nila at saka yung mga magagandang tawag dito is yung mga mapapagaang yung paggamit. So ngayon magsisimula tayo sa POS na lang. No? Click natin, makikita nyo riyan. Makikita nyo po yung views. So gumanda na po, nandiyan na po yung stock sa taas. Makikita nyo may... example, itong baking wax paper, may tatlong stock na makikita nyo na mismo dyan. So, pag-click nyo ganyan, ayan, automatic na hindi na siya bubukas. So, mag-a-add na lang yung items, no? Kung click and click, add na lang add yan. Parang ganon. Okay? So, balik tayo. Cancel. Sige, punta ulit tayo sa POS. Tapos, itong views na to, ayan, nakita nyo naman, ha? Ayan na yan, lahat. So, sa baking goods, makikita nyo yung binabilan. Ayan, beer. Ayan po yung mga beer natin. So, sa beer, katulad nyan, isang click na lang. Kunyari, bibibili. Nakita nyo may quantity. Stock 4, di ba? So, pag-click nyan, pak, mababawas. Pag ano, pag katulad dito, kasi may deposit, kaya mag-open siya. Pero kung wala tong deposit na to, automatic yan. Parang example, itong mag-testing tayo sa biscuit. Ito, nakita nyo, 5-0. Pag-click nyan ganyan, mag-a-add lang yung quantity. Nakita nyo, 7. So, itap nyo, mag-add ulit. Tap lang, gano'n, madadagdagan. Okay, so pag ni-review nyo, makikita nyo na rito yung pinaka-total. Okay? So, yun po. So, hayaan lang natin dyan. Total ko close naman natin mamaya yan. Ang kagandaan nito pa, meron kayong search bar dito, search product. Kung tinatamad kayong, select nyo muna sa all, tinatamad kayong mag-slide or kung ano man, pwede nyo i-type dito kung ano yung hinahanap yung item. Kunyari, may bumili. Sabihin, pabili po ng ano, pansit canton. O yun. So, itatype nyo lang yung pansit canton. So, makikita nyo na yung mga pansit canton. So, ito, sa pag-click nyo sa pansit canton, nakalagay kasi variant, no? So, pag-click nyo yan, siyempre, bubukas. So, makikita nyo na yung mga klase ng pansit canton. Sweet chili, mga ganyan. So, yun. Tsaka nyo siya i-confirm para ma-add. Okay? So, yun ang pagkakaiba ng variant tsaka yung stock. Pag stock ang nakalagay, yung parang tawag dito, selling method or yung stock lang talaga, pag-click nyo, pak, mag-a-add lang yan. Okay? So, yan, hanggang sa maubos yung stock nyo, hanggat may bibili. Kagandahan nyo, makikita nyo na, wala ka ng stock. Hindi mo na kailangan buksan kung ilan pang stock mo. Okay? Back tayo. Balik tayo para maka-cancel yung mga ginawa natin. Okay? So, yan, nakita nyo na yung view. Sa akin, sa view na to, mas gusto ko itong ganitong itsura kasi makikita mo, nandoon na yung details ng item, yung quantity, tsaka yung stock. Kasi kaya may quantity dyan, pag tinap nyo kasi pag may stock, yung lumalabas yung quantity, kung ilan yung nai-add nyo dun sa pag-checkout nyo, okay? Okay, balik tayo. Okay, ito naman sa product. Mapapansin nyo, may product filter dito. Yan, kung A to C. Nakikita nyo yan. Ayan, alphabetically na yan. Ha? Magsisimula sa, kung i-click nyo lang, magiging ABC. Yan, C to A. Okay, so yan. Nagsimula sa C. Ito naman kabila is A to C. Okay, yan. Okay, so makikita nyo na para mabilis. So, ABC para mas madali. Okay. So, click natin ulit yung filter. Pwede rin sa product group, A to C. Click nyo lang din. Ayan. Pansin nyo, di ba? Ngayon ang kagandahan niya. So, ngayon, siset natin ang product A to Z. Okay. And then, meron dito yung product view. So, pag click nyo yung product view, mamimili kayo. Iba-ibang view nung sa POS nyo. Pag subukan natin itong product grid, new to color. Pag click nyo yan, so mangyayari yan, ganyan ang style niya. Merong dito sa gilid. So, yun yung isa, swipe dito, pataas. Makikita nyo yung sa seasoning, makikita nyo lahat kung ano yung kasama ng seasoning. Okay? Itong ganitong design, maganda to sa mga malalaki ang gamit. Katulad ng iPad, tablet, pero kung sa cellphone, parang hindi to advisable na ganito. Kasi na baka maliitan na kayo. So, siyempre, mas maganda, malaki yung screen nyo. Mas maganda at saka mas lalabas yung kagandahan nitong update na ginawa nila. Pero ang masasabi ko lang, kudos sa nakaisip nito, napakagaling nyo.
Parang ang dami-daming features na nagagawa dito sa peddler at parang hindi ko napapansin na naghahang siya kahit ganito karami. So yun, natutuwa lang ako sa ganito. Ito, yan ang isang view, pangalawang view na to. So pag kinlik nyo pala yung product view ulit, punta tayo dito sa product grid naman. Makikita nyo naman ang pagkakaiba niya. So ganun din, seasoning din. So hindi ko alam kung anong pinagkaiba nito sa dat sa isa. So balikan natin. Kung product grid, okay, 3 column. Ito 2 column pala yung isa. 2 column, tas 3 column. Ito yung mas marami. Nga lang, pag mas marami yung column niya, mas lumiliit yung mga item. So, kaya ito pa, itong design na to is para sa mga tablet at sa mga big screen. Okay? So, tingnan pa natin isang view. Sa product view, itong product list naman. So, sa product list, isa pa rin magandang klase ito dahil yan, kikita nyo naman, naka, parang nakagrid siya ng tataas nyo na lang. So, punta tayo dun sa all items. So, i-scroll up mo lang. Makikita mo na yung mga item mo. Okay? So, ganun din. May search bar pa rin. Type nyo lang kung ano yung hinahanap nyo. No? Kunyari, max. Max. So, yan. Makikita nyo yung max. Ayun. Diba? Pag-click nyo na max, yan. Lalabas siya. Lalabas kasi yung max ko merong selling method kaya pwede ka mamili. Okay? So, balik tayo sa product view. Ang ano dito, ang pinaka-nagustuhan kong view na dito sa apat na kombinasyon na to is yung grid. Ito yung mas prepare ko. Para sa akin ha, siyempre iba naman tayong opinion tsaka yung nagugustuhan. Depende ito sa mga user kung ano yung mas maigi sa kanila. Ganun lang, okay? So yan yung mga dumating. Tapos itong, ano pa, titingnan natin dito. Yan, meron na makikita nyo sa baba. May makikita na kayong scan product. So kiklik nyo lang kung meron kayong scanner, barcode scanner, i-click nyo lang yan. O, pwede na i-scan yung items. Okay? Yan yung isa. Tapos meron ditong yung mga non-inventory items kung gusto nyo mag-add. Yan. Yung, ito yung mga wala na kayo i-stock. Parang pwede ito sa mga Gcash, sa mga ganyan kasi hindi man tayo nag-i-stock doon. Okay? Tapos itong add product, andyan na rin. Kung gusto nyo mag-add ng one item lang, yan, gawa kayo. Meron din ditong Same din dun sa add product sa unang-una, yung mag-a-add ka ng suggested product na meron na silang nakaprepare ng mga product, no? So, i-edit nyo na lang. Ito lang, click nyo tong sari-sari store. Yung copy ko, yan mga yan, nakalabas na. Ibig sabihin, naka-ready na. I-edit nyo na lang yung price. Parang ito, kitchen utilities. Yan. Okay, so yan lang po mga kaborgi. So, nagawa na natin ito lahat. Okay, so yan. Ayan pa lang. Ayan yung mga tingin kong nabago sa kanila. Itong grid. Itong pinaka nagustuhan ko. Yung views. Yung pinaka ano niya. Yung itsura ng POS niya. Okay. So, silipin pa natin kung ano yung mga nabago. So, tingin ko yan lang. So, sa e-load naman, sa cell e-load, tingnan natin kung ano yung bago dito. Tingin ko lang nabago rito. Ang nabago dito is yung, sorry po sa aking wallet, wala nang laman. Sa ano naman, sa yan, sa pangalan nito, sa e-load, so far walang nabago, nadagdag lang yun dito, SAN, tsaka yung token text, tsaka smart. Ayan. So, same thing din. Ito, mas gusto, example, sa smart, ha, click natin. Next. Yan. Ang ito, may suggestion lang ako sa gumawa ng, ng tawag dito, ng apps na to. Dito sa cell e-load, sana lagyan nyo na lang ng, yung mga mas mababang mga amount. O, magsimula sa 10, kasi may mga customer na mababa lang. At saka yung mga promo na, regular promo na, ginagamit, sana meron dito kasi yan, iba naghahanap eh. So yun ang hirap pag ganitong wala yung ibang nakalagay. Sana meron man lang sanang manual na pwede bang gawin o i-type lang yung code na yon, tapos gagana na. Okay, so yun lang. Yan yung sa cell e-load natin. So balik tayo. Okay, balik naman tayo ulit. Tingnan natin dito ito pa pala, siguro ito, ewan ko kung alam nyo na rin, siguro dagdag na rin natin itong play and win. So ito, everyday nyo itong gagawin, no? I-spin nyo lang, mas marami ng option kayo makukuha rito, no? I-spin nyo lang, daily, katulad nyan, tapos pagka-spin nyo, bago nyo ma-spin, kailangan
i-secure nyo muna yung reports nyo. Okay? Yan, medyo matagal lang. Ipapass forward ko na lang para hindi kayo mainip. Itong pag-secure report, depende rin to sa ano ha, sa dami ng iyong items. Pag madaming items nyo, mas matagal. Pero so far, ano naman, mabilis naman tong ano. Mabilis naman ngayon, hindi katulad dati sa pagsisave napakatagal. So yan, tingnan natin. Okay, mag-i-spin. Sana manalo naman tayo ng printer. Tagal-tagal ko nang hinihiling to. Ayun pa rin. Yan, reward. Back tayo. Okay, tapos tingnan natin yung cash ledger kung may nabago. Tingin ko wala. Okay, back tayo. Yan pa rin yung dati. Credit ledger. Sa credit ledger, so wala pa rin. Sa payment ledger, wala rin. Siguro hindi na talaga nadagdagan yan. So, sa purchases, tingnan natin kung anong pinagkaiba ng purchases. Sa purchases, yan, same thing pa rin. So, i-filter nyo na lang ng yung low stock. Ito yung sa low stock. Low stock nyo kung ano yung mga luma na, ay, yung mga maliliit ng items na, yung konti na lang yung pinaka-stock. Ayan, ito yung ano naman, ililista mo lang kung ano yung mga bibilin mo. Okay? Ito yung mga, itong i-add nyo lang yung mga items. Katulad nyo, may naka-add na rito. Makita nyo yan, na naka-add na yan. Ito, iniisip ko to kung paano siya alisin. Siguro hanggang hindi mo kino-confirm yung purchase, hindi siya mawawala. So, yan yung mga in-add ko nung isang araw. Ito nyo, ayan, may pula yung Alfonso. Kasi bumili ako ng dalawa. Okay? Ayan, sana bibilin. Kaso, ang kagandahan pala nito, so pag bumili ka ng items, automatic na mag-a-add dun sa ano mo, sa pangalan nito, sa stocks mo. So dapat ito magagamit, ito dapat gamitin nyo rin po yung mga bumibili dyan. Maganda magamit nyo tong features na to. Isa pa dito sa features na to, gusto kong i-suggest na sana meron ditong option na pwede mo siyang i-print yung mga bibilin mo para hindi mo nadadala yung phone. Okay, so yun lang. Sana mangyari yun, pero i-suggest na lang natin. So back tayo, tapos I think wala na sa expenses, same thing, ganun pa rin. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung ano, yung naging updates nila nitong huli. Napakaganda po. Wala po masabi. So yan, makikita nyo, i-stop ko sa ano, 9. So, click lang, add ng add na yan. Pag-click nyo, add lang ng add. Okay? Okay, ito. Dito na magtatapos mga kaborgi. Sana nagustuhan nyo yung, ano, yung updates na pinakita ko. So, yan. Basta maganda. Maganda yung ginawa nila. So, yun lang. Huwag kayo makakalimutan mag-subscribe sa akin channel. Sana is paki-like na rin, share, at pati yung bell button. Para dun sa mga, ano, tawag dito. Gusto pang makapanood ng mga video or tutorials na aking ina-upload. So yun, maraming salamat. Peddler, salamat din sa inyo sa napakagaling na pag-iisip at paggawa nyo at pag-update ng mga features ng Peddler. So, maraming salamat. Paalam.